Si mami mo ba? Parati mo siyang kasama? Si mama, ngayon, medyo-medyo na lang po kasi meron rin akong maliliit na kapatid. Kailangan so, sa bahay, yes. Okay. Sa bahay. So, ano ba ang parating bilin sa iyo ng mga parents mo with regards to being in this industry? Kasi syempre, parati yan bilin na, uy, wag lalaki yung ulo mo. Yes, yan. Isa kasama. O, dapat parati kang ganito. Ano yung mga bilin nila sa iyo? Well, isa yon. And, palaging yun naman yung sinasabi nila sa akin. And, yun, pag ginagawa ko yung mga songs ko, kasi dumating yung point na tinatamad nga ako mag-vocalize. Yan, parang gusto ko nalang, sige, go, nakakanta na ako. Pero yun, pinagsabihan din nila ako na, syempre, trabaho mo yan, gawin mo talaga dapat yung dapat. Diba? Nervous ka pa ba pag show? Ay, palagi. Pag concert? Palagi concert. Po, palagi. Talaga? Yung feeling na namamanhid yung buong katawan ko and I'm shaking. Yung parang ganun po. Yung, Buti hindi na-apektuhan. Di ba pag ganun, nanginginig yung voice mo? So parang hindi ka na makakakanta ng tama. Pagtapak naman on stage. Nag-iiba? Nag-iiba yung feeling eh. Tapos makikita mo yung crowd, yung audience. Ang sarap na feeling. Parang... Ang sarap pa talaga ng feeling yung pagka narinig mo. O kunyari pag narinig mo sila, o pag sumisigaw sila, nag-react sila. Sobra. Kumbaga, nawawala talaga yung kaba. Lalo na yung sumali ako sa competition, Search for a Star. Na backstage, nung before ako tawagin, talagang hindi ko ma-open to yung kamay ko, naninigas siya. Sobrang nervyos. Tapos talagang nanginginig ako, sabi ko talagang, hindi ko alam. Pag labas ko, nakita ko yung tao, narinig ko lahat sila. Parang feeling ko concert ko, tapos nag-enjoy na ako talaga. Ang sarap na feeling. Ano pa ba ang gusto mong ma-achieve in your career? Or aside from, you're hoping na one day, makapaglabas ka ng album na all compositions mo, ano pa yung mga gusto mo? More awards? More... Sana, have you competed abroad? Opo. 2005 tsaka 2006, I think. 2005, Kazakhstan. Tsaka sa China po. Shanghai, nag-compete po ako. Ano mas mahirap? Yung performing for Filipinos or performing for a different culture? Kasi diba, syempre pagdating mo doon, unang-una, siguro hindi nila kabisado yung mga kantang-kantahin mo, plus language barrier. Pero kung sasabihin, napapahanga, mas madaling mapabilib yung mga tao sa ibang bansa. Kasi yung mga Pinoy, mas mataas ang expectation from you. Iba yung Pinoy eh, diba? So, pag nandun sa States, sabaw nagko-concert kami, at merong mga foreigner na, ay may mga talagang mga kanon na nanonood doon, talagang hanga-hanga sila. Sobra, gano'n, diba? Sa mga singers. At ngayon, meron kaming special something for you. We have a special VTR for you, so let's watch this. Si Shin, she's so sweet, madaldal, funny, sobrang bayat. Well, kahit na busy yan, when I call her, she's not that artista or sikat na artista to me. Basically, kung ano yung nakikita on TV, halos ganun na rin naman siya. Bubbly, sweet. Siguro nasabi ko parang ano siya, kwela siya. Kumbaga parang siguro kasi minsan parang nakikita ng tao sa kanya parang masungit, suplada, pero off-cam, mabait siya at saka very friendly pa, pero mahilig siyang tumulong. Kumbaga parang innate na sa kanya na hindi na sabihin, oh, tulungan mo naman yung kapatid mo na dito sa bagay na to or kunyari sa tuition bilang anak. Mabait siya. Kumbaga parang hindi siya katulad ng ibang bata na parang will go against sa sinasabi ng parents. Siguro I could say kahit na sikat siya, her feet is on the ground. Walang ere, kahit na busy, pagka tinawagan mo, pag tinext mo, we'll have time for you. If ever may problems ako, andun siya para makinig. Proud ako sa ate ko kasi na-achieve niya yung goals niya at saka nakita ko na talagang mahal niya kami, na family niya. Tumutulong siya sa amin pag may problema, either financially or emotionally. Hindi siya yumayabang. Kumbaga, humble pa rin siya. Parang kahit malayo na yung narating niya, marunong pa rin siya tumingin sa pinanggalingan niya. Hi, Shin. You know how much I love you as your Kuya John. And syempre, Ate Kim na rin. I wish you all the best.
I know you're happy right now, so dahan-dahan lang. And you know that whenever you need someone to talk to, Kuya John is always here. I love you. Ate Shane, thank you for everything na natulong mo sa family natin. Hindi mo kami pinapabayaan palagi. And thank you kasi andiyan ka palagi pag may problems ako. You hear me. You always hear me out. And andito lang ako palagi. And wish ko sa'yo, sa career mo na maging mas successful. And sa love life mo, masaya ka naman ata. So, yun. I love you and take care. God bless. Masaya ka naman daw ngayon. So, balik tayo sa pinag-usapan natin kanina. May kinalaman mo yun sa inaanak ko? It's just a question. Kaya ang title ng show mo ay Falling in Love. Masaya ako. Well, yes, isa po siya sa nag... Uy, masaya nga yun eh. Masaya, hindi ba nakaka-inspire yun? Opo, syempre. Sarap. Kasama ba siya sa concert mo? Surprise. Surprise po lahat ng aking guest sa concert. So, be there. Surprise kami o surprise ikaw? Masasurprise ka. Masasurprise yung mga tao. Okay. Sige. Yun. Okay, we'll pause first for a short break. Surprise dessert for Rachel. Surprise talaga. Surprise talaga to. Promise. Lahat yan sa pagbabalik ng Spoon. Your spoonful of talk.